huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pakihit na rin ang notification bell para palagihan kayong updated sa ating mga bagong videos. Ang presidential spokesperson, Secretary Harry Roque. Kami excited na po ang bayan, Secretary Harry Roque. Sir, anong oras ba i-announce ang desisyon ng Paulong Duterte kung extended o hindi na o modified ang enhanced community quarantine? Well, hindi ko po masabi, no, kasi ang huling pagkikita namin ni Presidente ay noong isang araw, sabi niya po pwedeng ngayon, po pwedeng sa atrenta niya i-anunsyo, kasi kung ang decision siya ay mag-relax, baka mamaya ang mga tao ay ito pa ba sa kalye, no? So sabi niya, ang importante ay siya ay nakapagkonsulta sa mga dalubhasa, mga eksperto, siya ay kumukonsulta sa IATF, at matapos po niyan ay pinag-aaralan niya. Alam niyo po, ang Presidente, magugulat kayo, up to date sa lahat ng informasyon sa labas ng bansa natin tungkol sa COVID. Alam niya kung saan yung meron ng mga nagsisimulang clinical trials para sa damot sa COVID. Alam niya kung sino yung mga nag-a-attempt gawa ng vaccine. Kaya nga, nung huli kong press briefing, inanunsyo ko na rin yung kanyang papuya na ibibigay dun sa Pilipino na makakadiscover ng vaccine dyan sa COVID-19 na 10 milyon nga, no? So, asahan po natin na nag-aaral ng mabuti ang ating Presidente. Binibigyan po siya ng best advice. Siya po mismo yung nag-aaral. Siya po yung nakatutok sa BBC, CNN para dun sa mga developments sa labas ng Pilipinas. At gagawin po niya ang tamang desisyon. Sa mga narinig namin sa inyo, Secretary Roque, sir, at mula sa IATF, ayan na, mukhang patungo tayo sa extension pero modified. Ano ang possibility, Secretary Roque, sir? Hindi ko po pwedeng pangunahan ang presidente, no? ang totoo po niyan, may mga ilang dalubhasa at halos lahat sila ganyan ang rekomendasyon, modified dahil hindi naman po buong Luzon ay napakataas ang kaso ng COVID. So, sinasabi nila, siguro yung pagpapatuloy sa mga lugar lamang na meron talagang outbreak sa mga lugar na hindi masyado, pero meron, relax, at yung mga lugar na wala naman talaga, po pwedeng wala na, no? Pero sa ngayon po ay napakahirap pong pangunahan. Napakahirap na decision po ang gagawin natin, Presidente. Tayo na lang po ay magbigay ng tiwala sa ating Presidente. Dinuklok naman po natin siya para mamuno sa atin sa mga panahon ng ganito. Meron talagang napakalaking paghamon. Pagdasal po natin na ang Presidente naman po ay talagang gagawa naman po ng tamang decision para sa lahat. 26 provinces po nationwide, Secretary Sir, yung sinasabing COVID-free. Ano ang mayayari sa mga probinsya, lalo sa mga nasa Luzon? Ito kaya ay ililip kaya ang ECQ dito sa mga lugar na ito? Again, ayaw ko pong mag-second guess kung anong desisyon ng Presidente. Ulitin ko lang po ang advice ng experts. Kung wala naman pong COVID, po pwede sigurong relax o di naman kaya ay wala na. Pero alam mo kasi lang kaya ang problema sa mga panahon ito, maski ikaw ay COVID-free, kung ito'y ipapasukan naman ng mga tao na galing dun sa maraming COVID, hindi po pwede pa rin kumalat, no? Kaya nga pati po ang WHO nagsasabi, gradual dapat, no? Ang pag-leave kung kilakilak na it is. So, ang advice po ng Presidente, hindi lang nanggagaling naman sa ating mga dalubhasa, kundi pati na rin sa WHO. Ayan, at mukhang manatili nga ba ang mananatili nga po ba ang ECQ sa National Capital Region, Calabarzon at Bulacan. Mukhang itong mga lugar na ito ay marami pa rin, Secretary Sir, ang mga tinatamaan ang ng COVID-19. Yan po talaga ang importante na huwag pangunahan ng Pangulo sa desisyon niya dito sa mga area ito. Pero ganoon pa man, ang mga rekomendasyon ng eksperto, ipagpatuloy o sa buong lugar, ipagpatuloy sa mga syudad at munisipyo na mataas, ipagpatuloy sa mga barangay na kung saan mataas ang COVID-19, huwag na po natin pangunahan at magtiwala po tayo dahil nag-aaral po talaga ng puspusan. Alam niyo po, ako po talaga ay humanga sa dami ng pinag-aaralan ng Presidente ngayon. No? Siyempre po, dahil panahon naman ng COVID at pati ang Presidente ay naka-quarantine sa bahay pangarap. No? Nagulat po ako na parang ako po magbasa sa kanya, talagang super up-to-date po ang Presidente sa mga developments o tungkol sa COVID-19. No? So, ang talagang lunas lang po dito sa COVID-19, bakuna. Hanggang wala pong bakuna, hindi po tayo tuluyan
ang dikta dito sa COVID-19, pero ganun pa man, eh, tinitimbang ng presidente yung karapatang magkaroon ng hanap buhay namang lahat dahil hindi lang obligasyon ng Estado na itaguyod ang karapatang mabuhay, obligasyon din po ng Estado na bigyan ng kabuhayan, no? At kapag nga po napakatagal naman ng quarantine, eh, wala namang kabuhayan yung mga tao. At tinitimbang din ng presidente yan kasi ngayon naman po, pinipigyan natin ayuda yung pinakamahirap at saka yung mga nagtatrabaho sa small, medium enterprises. Pero alam natin po na yan ay food survival lamang. Hindi po yan lahat ang pangangailangan. Kaya kung po pwede lang ma-lift, ililift ang presidente, pero kung talagang ang bansa pa rin ang pagkarap ng sakit ay mataas habang walang bakuna, eh gagawin po ng presidente ang difficult na decision kung kinakailangan po ipagpatuloy. Ang presidente ay nagalok po ng 10 million pesos na reward sa sirmang maka-experiment, makagawa ng bakuna laban sa COVID-19. May mga nag-aaral na ba, may gumagawa ba nag-experiment na secretary para po dito sa COVID-19? Well, alam ko po, marami naman po nag-aaral din miski dito sa ating bayan. No? Patulayan sa ating mga pag-aaral, nakagawa na nga tayo ng sarili nating COVID testing kit. No? Eh, hindi naman natin magagawa yan kung hindi naiintindihan ng mga taga-UPPGH kung ano yung anyo ng virus na kalaban natin ngayon. No? So, kampante po kami na dahil binigyan nga ng todo suporta ng presidente natin ang UP at saka ang PGH para humanap ng vaccine ay makakatulong po tayo, no, sa ginagawa ng buong daigdig sa paghahanap ng vaccine. Ayan, nabanggit ang UP nga pala, Secretary Roque, sir. Ayan, may suggestion po ang UP, ayan si Dr. Professor Lagmay, ay baka daw pwedeng i-extend ang suspension ng classes hanggang Disyembre. Paano pinag-aaralan ito ng Malacanang, Secretary, sir? Ng ay, siyempre IAAF. Po, talagang galing sa UP na isang eskwelahan mismo. Mm-hmm. Eh talaga pong pag-aaralan mabuti ng presidente yung ganyang rekomendasyon, no? Dahil ayon sa datos, ang mga estudyante talaga ang pinakamalaking nararating sa paglaboy-laboy. At sila yung pinakamalaking contact pa rin dun sa mga populasyon na particularly vulnerable dito sa COVID, yung mga may sakit at saka yung mga matatanda. Mm-hmm. Para kaya ang naging conclusion ng UP, napaka-epektibo na paraan para mapabagal ang kalat ng COVID kung isususpindi ang mga klase at ang mga kabataan ay manatili ng mga tahan. Mm-hmm. So yan po yung talagang binibigyan ng atensyon ng ating presidente. Ulitin ko po, nagrekomenda pa niyan, ay ang National University na isang pamantasan din. No? So parang sinabi nila na pati kami sa ating mga classes, tingin namin dapat itigil muna, siyempre. Ayan, Secretary Sir, isa na lamang po, ayan, magsusumbo kami, sana'y maaksyonan, marami pong reklamo ating mga kababayan, Secretary Sir. Yung unang wave ng distribution ng relief goods, mukhang hindi na po na ulit, Secretary Sir. Ayan, di ba dapat regular po ang bigay ng mga ito, itong mga relief goods, relief packs, ba't hindi na nasundan sa ibang maraming lugar, Secretary Roque, sir? Tignan po natin yan kasi tayo naman po ay may pondo na linaan para sa yung pagkakutob ng ating kababayan. Sinabihin na po natin lahat ng lokal na pamahalaan, i-realign ang mga budget, ibuhos na sa relief good para sa ating mga kababayan. At yan po ay isang bagay na ipararating ko po sa DSWD at sa IITM. Secretary Roque, sir, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you. Magandang umaga, Lakay. Makaibigan, President's Spokesperson, Secretary Harry Roque. So, yung po, makaibigan, ha? Ayan, anong oras kaya? Abangan natin. Sana, Mr. President, medyo maaga-aga, ha? Marami na po ang excited kung ano ang magiging desisyon ng Pangulong Digong Duterte. Alam po niyo, mga kaibigan, napakahirap sa sitwasyon din ng presidente, ano, ha? Sabi nga nila, parang tumutulay sa alambre ang presidente sa ngayon, ha? Kung sino ang kanyang susundin, paano niya titimbangin ang suggestion ng mga economic managers. Of course, gusto ng mga economic managers, mga kaibigan, sina Secretary Sanay Dominguez, abay ilip na po ang ECQ, ha?
quarantine, lockdown para tuloy na ang negosyo. Pero sabi naman ng mga health experts, abay, teka muna, dahan-dahan ha. Abay, baka mamaya ay lalo tayong mapahamak ha. Baka lalong grumabi ang sitwasyon ha. Baka kung ilip natin kaagad ang quarantine, lockdown, eh baka magkaroon ng second wave. Iyan po ang nakalungkot ha. Katulad sa nangyayari ngayong mahabigyan sa bansang Singapore, Wuhan City at Japan. So yan po mahabigyan, kaya maingat ang ating pamahalaan, ang Presidente Duterte, kung ano ang kanyang magiging desisyon. Pero doon sa sinabi ng kanyang malapit na kaibigan, ha? Si Senator Christopher Bongo, mukhang ang pupuntahan po mahabigyan ay modified. Well, sabi nga ni Secretary Roque, huwag nating pangunahan, pero mukhang maganda. Ayan. At least kung modified po mahabigyan, maganda. Kasi ang sinasabi na ating bubit dyan sa Interagency Task Force, ayan, mukhang ililip po mahabigyan ang quarantine ECQ sa ilang lugar. Of course, lalo yung mga probinsya na wala namang COVID-19. At mukhang mananatili ang quarantine lockdown. Down sa mga lugar kung saan po malaki laganap ang mga dinapuan ng coronavirus.